Welcome back to my channel. So today, this is an exclusive vlog for Filipinos. Sorry, so we're gonna speak in Tagalog. I have here Cassie. Hi there. She's my new office mate, and ayun nga po, we will discuss about how to process direct hire from Philippines to Maldives. But I think ano, pwede rin to na sa ibang bansa. So, oh, doon sa may applicable na ano. Kumbaga hindi lang siya exclusive para sa Maldives. Oh. Bali yung buong process it kwento niya kasi nag-direct hire siya from Pilipinas, siya yung sarili niyang nag-ayos ng papeles tapos wala siyang agency. Yes. So, ayan, i-share ni Cassie yung kanyang experience. ano mga unang step? Unang step, kailangan na i-prepare muna yung kakailanganin from the company na. So, kailangan muna mag-ask ng dokumento mula yes. sa'yo. After na ito na interview siya doon. So, yun. So, sinden sa akin yung list kung ano yung kailangan from POA tapos sa company. Actually, papakita namin sa inyo yung list. Medyo haba yung list tapos nakakalito. Kaya namin ito naisip kasi pag tinignan mo yung list, which is yan, papakita ko, is parang komplikado ng process. Yes, parang ang daming kailangan gawin. Pero as per Cassie, ito lang talaga yung importante. Kailangan yung hingin sa employer nyo na i-provide sa inyo para mabigay nyo sa POEA. Yes. Kumbaga, isa-summarize na natin. So, ano yung mga documents na yun? So, syempre, sa personal mo, kailangan mo na yung valid passport. At least 1 year siya. Or okay. Mas maganda kung 2 years yung ano niya, validity. No? 2 years above. So, tapos, kailangan mo ng work permit from company, contract, yung company registration. Yes. Tapos, yung business calling card. Business calling card? Yeah. Tapos wait yung, lang. Teka lang. Contract, kailangan yung contract lang na normal o ano kailangan? Hindi. Kailangan siyang attested siya dapat na ipapa-verify sa ating consulate dito sa Maldives. Consulate or sa ibang bansa po meron silang embassy pero dito embassy. Sa Maldives consulate. Consulate kasi ang tawag dito sa Maldives. So they may contact Mr. Abdullah. Ayan. Siyempre ilalam din natin yung contact number ni Mr. Abdullah. So yun yung way kasi actually yung company namin first time nilang mag-process ng direct hire. Direct hire. So, yun nga. So, nung una, yun nilang maniwala sa pinagsasabi ko. Kasi nga, mostly direct kayo dito, no? Kasi yung mga dating empleyado sa kumpanya namin ngayon, yan. Ano, either galing dito sa Maldives, nag-transfer visa, or galing sa hindi Pilipinas. Yes. Pero after pala ng calling card, ano na? Ano pa, yung valid ID ni employer. Valid ID ng person na nakasulat sa business registration, no? Yes, so, yung managing director? It's either yung passport nila or yung national ID nila. Any of the two. Basta yun. Copy. Importante, valid siya. Okay. Yun. Tapos, ano pa ba? Company profile. Kailangan yun. Kailangan company profile. Oo, tapos, ano pa ba? Parang yun lang. Pero sa Pinas naman, meron kasing ibibigay dyan si POA ng mga affidavits, sworn statement, declaration, katunayan na paano mo nalaman yung work mo. So, kailangan mo siyang i-detail. Ikukwento mo. Oo, ikukwento mo siya. Meron naman, pag pumasok ka doon sa site ni POEA na, ano yun, DMB? Basta meron dyan site si POA. Ilalagay namin dyan. Oh, mahirap nang magbigay ng wrong info. So, ilalagay natin sa caption dyan. So, pag okay. nag-sign in ka doon sa e-reg mo, makikita mo doon yung mga, kung ano yung mga gagamitin mong form. May sample sila doon. Tapos, i-fill in mo lang yung kailangan na details. So, pag okay na yun, ipapaano mo siya, power of attorney. Papanotaryo mo siya. Papanotaryo mo. Magkano mag-gastos nila doon? Depende kasi yan. Pag sabi nila, pag dyan-dyan lang sa Mita, 50 pesos per page. Lang. Since nasa Mindanao ako that time, luckily 100 lang siya per page. Per page? Kasi sa Pampanga, alam ko nasa 250, ganyan. 250 or 300. Kasi si Jonah, ano siya, 200 per page. Per page yung papanotary. So, per papanotary page yung contract. Ay, yung ano, yung form. Lang, form. O, yung form lang, yung tatlong yun. Tapos, after nun, ako masaya na kasi 100 lang siya per page. Kasi yung friend ko, 200 lang siya per page. Pasabayan ko nag-process ng papel.
So after noon, ano pa ba ang kailangan? Diploma mo, TOR, dun pala sa ano, yung sa ipapanotary para i-declare mo doon na authentic yung diploma mo tsaka TOR. So kailangan pa sa original. Oo, titingnan lang namin nila yun pag complete na yung papers mo sa appointment day. Okay. Ganun siya. Tapos after yung resume mo, basta kung ano yung sinubmit mo dun sa website, ganun yung ipresent mo sa mismong appointment day mo. Pero wait lang, ano, sinabi lang natin muna, ito yung mga dokumentong kailangan nyo. So ayun yung mga dokumento. Tapos, paano na yung process magsisimula? So magsisimula na. So pag okay na yun, makikita mo, magre-register ka dun sa ano, dun sa website ni POEA, meron upload button dun. Mag-i-register mo muna yung name mo, kung anong company ka. Makikita mo naman dun, tapos yung visa permit mo, ikikiin mo lang yon. After nun, isasubmit mo. So pag okay na yon, pag nakita na ni POEA yung magiging evaluator mo, that's the time na lilitaw yung mga dapat mong i-upload. Ah, so pag nasubmit nyo na po lahat dun sa website nga ng POEA, i-evaluate nila yon kung tama yung mga dokumento nyo or may kulang at may kailangan hingin. Ngayon, babalikan ka nila by email. Oo, kasi makikita mo doon pagka-submit mo for evaluation, yung okay. Status. Lagi mo check yung status doon. So after noon, pag tapos na yon, makikita mo na andyan na yung i-upload mo. Naka-detail doon kung saan mo i-upload yung business permit. Kung may kulang. Oo, kung may kulang. So ayun, pag kumpleto ka naman, i-upload mo lang, tapos submit application. So ako, based sa experience ko, nag-start ako ng October 20. Doon ako nag-file. Tapos after noon, after 2 days, inanuhan na ako na may compliance na ako. So kumbaga may mali doon sa document. May mali. Kasi based doon sa work permit ko, ang sahod ko is $400 lang. Mm. Which is ayaw ni POE. Kasi parang, bakit ka pa pupunta ng ano, kung ganun din lang yung sahod mo ay. Kasi kikitain mo naman sa Pinas yung $400. So actually, it's a good news for everyone. Like, kasi sorry, parang tinatry ni POA na ipangat yung sahod. Oo. Mm-hmm. Kasi parang mali eh. Mali yung inano na in-offer sa'yo na yung employer mo na ganyan mm-hmm. lang yung sahod mo. So, sa compliance form ko, may binigay sila doon sa site. Makikita mo din doon sa compliance form. Click mo lang yun, i-print mo siya. So, kailangan pirmahan at i-upgrade ni employer yung sahod mo doon. So, naka-check doon. Tulad ko, kailangan daw yung sahod. Kasi nag-email sila sa akin yung DH clearance ng POEA. Kung ano yung re-register mo na email address, doon sila mag-i-email sa'yo kung may compliance form ka. Tapos, ipiprint mo doon sa, ano, makikita mo doon sa website. Instruct naman sa'yo rin ng evaluator mo. So, ako, yun nga, kailangan daw yung sahod ko is at hindi bababa ng $750. Tapos naka-explain doon yung free accommodation, ganyan. Tapos yung parang insurance. Yung mga nababasa mo naman doon. Tapos kailangan doon yung staff ng company, yung firma ng employer. Ganun siya. Mm. So, ako kasi, sad to say, ginawa kasi dahil hindi ko alam may download yung ano. Ayaw kasi sa iPhone, hindi siya ma-download yung file. Ini-screenshot ko siya. So, yun yung sinend ko sa HR ng company. Kaso, sad to say, nung pinasa sa akin, in-upload ko na naman, compliance form na naman ako. Kasi, dapat daw, it should be PDF file. So, ano nangyari sa'yo? So, after 2 days, na-evaluate ka, kasi sinabi yung mga mali, then in-upload mo yung tama. Oo. Tapos, again, you have to go back. So, nakadalawang compliance ka. Oo. So, yun okay. Na nga. So, kailangan PDF po. So, binalik ko na naman. PDF file na siya. So, tama na rin yung ano, yung details ulit. Kaso, yung signature kasi is stamp siya. Okay, Lutfi. Oh, kailangan, ano? Kailangan original signature. So, ang nangyari is, compliance na naman ako. So, sinend ko na naman yung file. At kailangan, naka-instruct doon na, in-instruct ng evaluator ko na kailangan yung employer ang mag-fill out ng form at siya ang mag-sign, hindi dapat stamp. Pero anyway, i-clear ko lang kasi kinakwento niya yung experience niya based on ano na nangyari. Pero bali, sa first step lang, you have to log in online. Oo. And then you have to put all the documents, yung una namin sinabi, lahat ng dokumento. Needed.
Then after that, evaluate yun. Kung may kulang kayo. Ngayon, ang kailangan nyo lang gawin is i-comply kung ano yung sasabihin nila. Yes. So, nasa ano tayo niya na? Phase 1 yan. Phase 1 to. Yan yung requirements sa phase 1. So, pag naging okay yung evaluation mo, so finally, okay na sa phase 1, tama lahat ng dokumento mo, ano na yung ano? Kung wala ka naman compliance form, mabilis lang din naman. Mm. So, ang gagawin mo, kung wala kang compliance form, normally kasi after 2 days yan, tapos for approval, ganyan. Pag nandyan na yung for approval mo, pwede ka nang magpidos, asikasuhin mo yung medical mo, ganyan. Kasi kailangan mong ready na yung kakailanganin mo for phase 2 naman. So, after na, pag okay na lahat ng dokumento, magpipidos ka na, tsaka PIOS. Oo. Magkano yung gastos doon? Yung sa PIOS, magre-register ka lang din doon sa site din ni POE. Ililink din namin dyan. Okay. Para, ano, then PIDO, magkano yun? Yung PIDOS, free lang naman yan. Ako, nag-walk-in ako sa POE. So, ang time doon is 9 o'clock yung start. Pero, 8 o'clock kasi open naman na sila. So, kailangan, nandun na kayo, 8, kasi ang limit lang is hanggang 35 persons lang. Per day. Oo, per day. Friday, wala silang PIDOS. So, Monday to Thursday lang. Eh, ano naman yung PIOS? Yung PIOS naman, parang ano lang yun, parang seminar lang yun, pag mag-upload ka, parang papanoorin mo lang siya. Napapanoorin lang? Wala rin bayad yun? Walang bayad, hanggang mag-next ka lang doon. Asa, tapos, online lang to? Oh, online din na yan. Tapos, ipiprint mo lang din yun. May certificate ka? May certificate. Ipiprint mo lang yun. Tapos, yung medical mo rin. So medical, kahit saan ba, pwede ka magpa-medical? Pwede siya, basta accredited ng DOH. So, basta accredited ng DOH at POEA, mm-hmm. pwede ka. Magkano nag-assist mo sa medical? Ako, so, dahil Maldives, depende kasi sa country na pupuntahan nila. Mm-hmm. So, like tayo sa Maldives tayo, basic lang ako plus yung HEPA B. Tsaka yun, yung regular. So, it costs us 1,500 lang. Tapos nagkaroon lang kunwari kung may malabong mata. Oh, so ako sa case ko kasi hindi ko nakita yung small letter na nag-isa. So yun, kailangan kong magsalamin. Pero mababa lang na yung grato kasi no choice ako. Hindi ako i-clear kung hindi ako mag-salamin. So yung salamin dun sa clinic is 2,500. Pero pwede naman kayong maghanap sa labas kasi nasa 1,500 lang daw yan. So, pag natapos mo na yung medical ulit, tapos na-clear ka. So, pag-clear na yon, so, i-set aside mo lang muna habang nag-aantay ka dun sa phase 2 na ma-open. So, sinabi na yun sa'yo. So, phase 1, tapos na, tapos gawin mo yung medical mo. Oo. Mag-i-email yan yung evaluator mo na sabi niya, for yung ano mo is approved na. Kasi una, for approval. Pag approved na yan, mag-aantay ka ng mga 2 to 3 days. 2 to 3 days ulit, oo. Para pag approve na siya, yun nga, lilitaw na yung mga ano na, upload mo na yung phase 2 mo. Sa phase 2, ano naman yung kailangan na? Sa phase 2, yun nga, kailangan natin is medical, PIDOS, PIOS. Tapos, kung ano yung naging compliance form mo sa phase 1, i-upload mo din yun, pati yung affidavit. Ah, pati na yung pinanotaryo. Although, andun na yun, na-upload na yun sa phase 1, yung sa mga notaryo-notaryo. Meron kasi doon na, yun nga, isa-send din ng evaluator mo, kailangan mo nang i-ano to. Kumbaga, i-re-resend mo oo, na. Oo, kumbaga, na-send na siya, pero ipapa-resend pa rin siya sa ano. Yung sa phase 2. O, sa phase 2. So, parang ulitin mo siya. Ngayon, kung wala ka naman compliance form, i-upload mo lang yung blank page. Ganun lang siya. So, after na nun, meron, after mo na natapos na-upload na, hintay ulit. Oo, antay ka ulit. So, evaluate lang nila yun. Oo, evaluate ulit nila yun, tapos wait ka na sa for appointment status. Appointment status. Oo. Anong gagawin dun kasi sa appointment? Kasi actually, pagka-post mo ng phase 2, mag-aano ka pa dyan mag-aantay ka, kailangan yung for appointment, tapos yung ano yun tawag dito, for contract processing pa lang, re-reply nila sa'yo pag na-submit mo yung phase 2 na. Contract processing. Oo. So, ang sinabi natin, after ng phase 2 na to, bibigyan kanila ng appointment to show personally, to show up personally. Pero bago doon, kailangan mo i-print yung e-registration. Oo, tsaka yung ano, nakalagay doon na OWA for appointment. Red talaga siya doon sa. So dalawa 'yon. Sa appointment, ano nangyari sa appointment? So after noon, ang nangyari is edi lang lahat ng mga sinubmit mo, kung paano yung arrangement niya sa online, ganun din siya dapat i-arrange sa actual. Yung mga hard copies mo. So, make sure na may original copy ka dito. Tapos,
meron ka ding naka-prepare na photocopy na one set each. So one set of original documents and one set of photocopy documents. Yes, correct. Tapos dadaling mo 'yun sa appointment mo. Mm-hmm. And sa appointment mo, iyano mo lang 'yan, ibibigay mo lang 'yun. By numbering naman kasi si guard yung magbibigay ng number sa iyo. Okay. So ibibigay na nila, ito is to give you the OEC. Oh, Overseas Employment Certificate. OEC. Okay. So 'yun. Ang OEC natin, 100 USD yan. So, depende yan sa rate. Depende sa bansa? Oo. Or lahat ng OEC is 100 USD? Oo, 100 USD lang. Ah, so magbabali na. So, depende sa ano yung current exchange? Oo. Currency exchange on that day. Basta 100 USD ang bayad para makuha mo yung OEC. Oo. How about ano, yung mga tanong? Dati kasi parang pagbabayaran mo ba ng pag-ibig ng SS? Ayun, kasama na doon sa ano, makalist naman siya si OWA at saka si pag-ibig. Yung sa pag-ibig is... So, ibig sabihin, nagbayad ka ng $100 for OEC, tapos nagbayad ka sa OWA. Ano na yun? Parang total na siya. Ah, total na. Total na siya. So, ako parang 7,800 plus ganun yung binayaran kasama na si OWA at si pag-ibig. Nakatotal yan. Pero kasi ang pag-ibig po ay mag 3 months lang yun, no? 3 months lang yung sa ano, pag-ibig. So, 100 each month. So, okay. Pero si OWA, 1,000? 1,000 plus parang ganun. 1,000 plus, no? So, OEC po is $100 talaga siya. Tapos may OWA payment nga. Mm-mm. Nag-re-rein siya 1,000. So, requirement talaga siya. Okay. Then, pag-ibig na bayad for 3 months. Mm-hmm. So, nakuha mo din that day yung? Oo, yung OEC. Bali, pagkabayad mo, isesend din nila ulit dun sa POEE site yun. Ipiprint mo na lang siya. Make sure na mag-print so, ka na. So, hindi mo siya nakuha sa appointment? Oo, hindi mo siya makukuha sa actual na printed. Isesend nila yun dun sa site. Makikita mo siya pag open ng e-reg mo sa POEE. I-view mo lang, tapos i-download mo, ipaprint mo na. Mm-hmm. So, nagpaprint ka na ng... Ako kasi nagpaprint ako ng 3 copies. Yun din kasing advice. So, pagdating mo ng airport, manghihingi yan yun sa, ano, yung sa nag-arrange ng check-in. Sa check-in counter. Sa check-in counter, kukunin nila yun to prove na OFW ka. Tapos, after nun, sa immigration, i-check din niya yan. So, pagdating mo sa immigration, i-check yan ni... Custom ba yun tawag? Ni IO, Immigration Officer. Immigration Officer, kailangan mong i-prepare dyan yung passport, tapos, contract or OEC nga, tapos PIDOS. Yan yung titignan nila. Titignan nila kung magmamatch-match yan. Uh-huh. Titignan lang nila, pero i-ready mo na kasi naka-instruct doon kung ano yung kailangan mong ipakita sa kanila. So, yun lang naman. Wala namang problema. Ang pinaka-ano kasi sa ating mga OFW, once you have this OEC or Overseas Employment Certificate, yan talaga yung tinatrabaho para mabayarin ka naman. Yes, totoo yan. So sa case, kumabot ng 24 days, pero kung wala namang problema yung pagpaprocess mo, it will take 3 weeks. So bali siya, 24 days yung inabot niya. Pero out of that 24 days, yung first few weeks mo, first 2 weeks, no? Oh, yun yung matagal. Yung pero ano lang yun, online lang? Oh, online lang lahat? Na tumagal lang talaga ako sa compliance form, syempre, sa communication ko din. So nataon din kasi na mga Friday, tas holiday, di ba? So, syempre sa atin, wala naman ng office ng Saturday, Sunday. Dito naman sa Maldives, Friday is holiday. Friday and Saturday. Off day, diba? So, ang hirap. So, na-timingan lang ako. Pero kung magpaga ano niya, online lang lahat ng process. Oo, so, nagpakita na lang siya sa POEA nung ano na, nagpidos siya. Tama? Nagpidos. Mm-hmm. And nag-appointment na para makuha yung OEC. Oo. Or pwede, kung sa pidos naman, aside dun sa walk-in, pwede rin kayong mag- online. Kaso ang pagkakaiba is, for example, nag-register ka ngayon, sa case ko, kinabukasan pa sinend yung link. Tapos after nun, kinabukasan mo pa din makukuha yung certificate mo. So, since Pampanga ako sa province ako, parang masyado ng hassle sa akin. So, nag-walk-in na lang ako. Maka hindi na buhasil, pero natatagalan na siya. Kasi to be honest, our employer at the time is really rushing her to go here. Urgent na sila. So actually, kapag may appointment ka na, or pero mas safe to say, when you have your OEC, pwede ka nang magpabili ngayon ng ticket. Oo. Pag naka-appoint ka na, kung alam mo tama naman lahat yung documents mo, then you can book your ticket. Yeah. So bali yun yung phase 1 and phase 2. So, ayun po yung mga process para mag-direct. Actually, yan na natin, magkano lahat na gastos? Almost
So nagbayad po ng $100. So mga 7,000 yung nabayaran niya. 7. Plus medical na 1,500. Mm-hmm. So iba na natin kasi nagsalamin pa. Pero yun yung mga basic 7,000 plus 1,500. Wala na no? Tapos mga pamasahin saka, na lang. Oh, ganun na pamasahin. Ganun na lang. So sana nakatulong po sa inyo to. Ayun na, meron ka pa bang tips pala? May sabihin ka ba? May tips ka? Siyempre, pag sa POE, kung magpipidos ka, bawal nakachinelas. Bawal nakachinelas. Oh, bawal din yung nakashort. Parang sa passport lang din. Ah, okay. So, kailangan tips maayos naman yung suot natin. Yan lang naman. So, hindi makakapasok, no? Oo. Siyempre, pag galing pa kayong probinsya, mapapabili pa kayo. Sa tapat naman po na yan, ng Robinson Galleria. Yes. Tama, tama. Diba? Pwede kayong bumili. Pero syempre, parang hindi na tayo gagastos. Oo. Wear proper clothes. True. Tsaka ano, i-ready nyo na rin yung mga ballpen nyo. Make sure na may mga photocopy na kayo kasi ang mahal pong magpa-photocopy. Hmm. Tsaka magpa-print para makasave kayo. Like yun, hindi ko alam na 2 copies ang kailangan dun sa ano. So, nagpa-print pa ako 1 page ₱30. Imagine that. So, kung sa probinsya, syempre mga 10 pesos or 5 pesos lang. Piso lang. Alam ko, ano ba, pesos na ba? Alam ko, huli ko pa photocopy sa Pilipinas, piso ano lang. Ano yan yung sa print? Pero, tapos yun nga sa photocopy ang mahal din. So, dalhin nyo na. Kasi maraming nagtitinda na syempre ang mahal. Yung binili kong envelope, 30 pesos. So, no choice lang ako. Ayun po. Thank you so much, Miss Cassie. So, sana nakatulong sa inyo kasi ginawa yes namin to. Kasi ngayon, actually, mahal na rin talaga magpa-agency. And then, yes, sa sobrang hirap na rin po sa Pilipinas. It's like everyone is trying to find out a cheaper way para makaalis. Yes. And ito yun, direct hire. Siyempre, so, pag agency ka, kung ano yung basic salary mo, yun ang, ano, yun ang babayaran mo. Actually, yung sa akin naman, medyo tamad po tayo nung unang panahon. Ano, tsaka hindi, kasi mahirap nun eh. Kasi walang online-online. So, I have to go through an agency. And yun nga, minimum 1 month salary mo, yung usual na bayad sa kanila, tapos on top of that, may mga service charge pa, mga processing fee, meron ding, mas mahal din ang medical, 5,000 yung medical. Ay, additional pala kasi minsan habang nakaprocess yung paper mo, minsan pag na-trace nilang na na-reach na nung company mo yung 5 direct hire. So, minimum 5 direct hire. I-re-require ka nilang mag-agency na. Okay. Like sa sitwasyon nila Henry. So, si Kuya Jody, ano na siya, agency na siya kasi na-reach na rin yung maximum na ano. So, yun din yung kailangan nyo palang itanong sa employer nyo. If i-push na lang kayo mag-process ng direct hire since yun yung nakasanayan nila, you have to actually ask kung ilan na ba yung na-process nila. Para and dis-aware kayo. Kaya lang, aware kayo. Dapat yung maging aware kasi medyo malaki yung gasto sa agency and kung hindi ugali ni employer na mag-process ng agency, yung processing fee ay pwedeng sa inyo ipa-shoulder. Ipa-shoulder. Plus yung ticket and possible din. Pero yung usual ticket employers, dapat as much as possible, let the employer pay for it. Yes. And so, yun lang. Bye guys. Thank you. Hope may naitulong kami sa information na naibigay namin sa'yo. See you. Sa inyo.